So ayun, short recap lang muna tayong lahat. Nung mga nakaraang araw, pinag-uusapan natin yung ating... Ano yung mga pinag-uusapan natin itong mga nagdaang araw? Commitment, bago yung commitment. Pinag-uusapan natin ang ating mission statement. Ayan, so in-explain natin, inintindi natin, hinimay-himay natin kung ano nga ba yung mission natin bilang isang community. At ayun na nga, last Sunday, ang talk natin na commitment ay anchor sa ating mission na una. Ano yung mission natin first? Ayan, so yung unang mission natin, create the community of committed individuals. Kaya yun yung talk natin nung nagdaang Sunday. At ngayon, sino yung nakaalala sa pangalawang mission natin bilang isang community? Ano yung mga, may mga nag-take note ba ng mission natin? Meron ba? Wala, naku, balaga. Lagi natin itong fina-flash. Kapag meron tayong, ano ulit? Ayan, before leadership, meron pa tayong isa after ng commitment. So, wala na, wala makakabigbagbigay? Ayan, ano yan, Cassie? Institute Ministries to develop, gifts, and deepen the relationship with Christ. Institute Ministries to develop gifts and deepen their relationship with Christ. Kaya naman yun yung pag-uusapan natin sa araw na to. Kaya naman, excited na ba kayong makita yung ating speaker for tonight? Amen. Ready na ba kayong makinig? Ready na ba ang inyong mga notes? Amen. Parang sa notes, nahirapan kayong sumagot ng amen, ha? Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Tinatawagan ko na si Kuya Wilson. Hello, good evening. Okay pa kayo? Di ba kayo napagod kanina sa worship? Ayan, okay. Okay, so tonight, mga kapatid, ang ating topic is all about honing of talent. So, sabay-sabay nga natin basahin to, ano, mga kapatid. So, talent, 1, 2, 3, go. Talent is a gift from God. Okay, naniniwala ba kayo doon? Ikaw, Kuya Jay, naniniwala ka ba doon na ang talent is isang regalo na mula sa Panginoon? Okay. So, talent is a gift from God. Not only in music, no? So, iba kasi pag sinabing talent, more on instruments agad, o marunong kumanta, ganyan na pag talent. Pag sinabing talent, hindi lang siya basta-basta tungkol sa music, no? Sabi dito, not only in music, but everything we have can be use. So, lahat ng meron tayo, pwede natin gamitin yun or pwede siya ma-consider as talent, no? So, kung ikaw ay marunong sumunod, sabihin talent din yun, no? Kung ikaw ay marunong sumaya, tulad ni Sister Edeline, yun talaga masasabing grabing talent. Multi-talent naman yung sa kanya, hindi lang pagsayaw, pagkanta pa, at lahat-lahat, nasa kanya na yata lahat. Ayan. Okay, so everything we have can be used, no? Pwede natin siyang gamitin para maglingkod, no? Okay? To serve the Lord, no? Okay? So, dito sa HGMC, si ano, mga kapatid, meron kasi tayong mga iba't ibang mga ministry, no? So, first dito is technical ministry. So, as you can see, binuboy ito ng mga parang mga ano, no? Mga mixers and headphones and also mga mic. So, sila yung nagko-control, no? So, yung ating mga technical ministry, pwede ko bang anyayahan na sumigaw? Ba't nag-iisa ka lang, brother? Ano sana yung mga kasama mo? Isa pa, technical ministry! Okay, lakas ha. Okay. So, hindi lang technical ministry ang iba plush natin, no? Next is, ushering ministry! Woo! Mas malakas yung ushering ministry, ha? Ayan. Ito kayang pangatlo, mas malakas pa kaya? 1, 2... Kapag nakita niyo, sigaw kayo agad, ha? Okay, yung pangatlo natin is Dance Ministry! Woo! Okay. Ba't nawala yung ka-partner mo? Nasaan na yung partner mo? Ayan. So, pangatlo is Dance Ministry. Meron tayong mga member na sumasayaw. Kita nyo naman kanina yung energy ni Sister Evelyn. No? Sobrang galing niya sumayaw. No? Okay, so, the fourth is Visual Ministry. Sino naman kaya yan? Pwede ko ba ang yayang sumigaw yung visual? Parang wala. May visual nga ba?
Nag-iisa lang pala to si brother. Okay. So, meron tayo kanina. Ano ba kanina yung una? Ano yung una? Meron tayong technical ministry na binubuo nila Brother Mark, no? Nila Jubon. And second is yung ushering, sila Ate Kate nyo, sila Ras, si Sky sa likod, no? Okay, and the third is yung dance ministry na binaano nila Sister Edeline and also Sky ulit. Parang dalawa yung ministry mo, Brother Sky, ano? And yung last is yung visual ministry. Maniniwala ba kayo na last na to? Meron pa kaya? So, tingin nyo? Meron pa kaya? Ito yung last but not the least. Restoration Ministry. Okay. Sino yung masisipag dito? Sigaw! So, sa Restoration Ministry, alam naman natin yan yung mga member na sobrang sisipag, no? Hindi lang sa chapel, pati sa bahay nila, masisipag sila magwalis. Ayan. Okay, so, may mga dala ba kayong Bible? May mga dala ba kayong Bible? So, pwede ko ba kayong invite na tumayo at magbabasa tayo ng gospel? So, okay, so basahin natin yung Matthew 25:14-30. So, sa mga walang Bible dyan, yung mga walang dala, meron naman tayong ipa-flash na verse by verse, no? Okay, so, Matthew 25:14-30. So, dito na rin ako titingin, no? Okay. Mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Matthew. Okay, papuri sa iyo, Panginoon. Okay, so the first verse is, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Okay, verse 15, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Okay, take note niyo na nang naayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang huli, so tatlo lang naman sila, no? Yung panghuli ay 1,000 salaping ginto. Okay, verse 16, kumilos agad at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. So dahil sa pagpapangalakal niya, kumita, no, tumubo na doble. So, 100% yung kinita, bisabihin, tumubo siya ng 5,000 pesos. And yung ating pang verse 17, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salapi. So, katulad nung tumanggap ng 5,000, no, tulad din niya, 100% din ang tinubo. So, naging 4,000 na yun, no. Siyempre, tumubo siya ng 2,000. And yung isa, yung last, no, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Okay, so hindi pa tayo natatapos, ha? Meron pa tayong pang 19 hanggang 30 to. Okay, so pang 19, pagkaraan ng mahabang panahon, ayan na. Bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-uulat. Ano ba yung pag sinabing pinag-uulat, pinagre-report na sila, no? So ganun sa company. Okay, so verse 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo. Verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, so after niyang magsumiti ng kanyang pera at yung tubo, sabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Okay, verse 22. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan nyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na kinita ko. Ayan, so pang 23 na tayo. Sa verse 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. So parang inulit lang kanina yung sinabi sa may 5,000, no? So pareho silang pinuri, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Ayan. So meron pa tayong verse 24. Okay, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Sorry, naiinitan ako. Ayan, lumapit naman yung tumanggap ng 1,000 salaping ginto at ang sabi, alam ko pong kayo'y bahigpit at pinipitas nyo ang bunga ng hindi nyo itinanim.
at inaani nyo ang hindi nyo iniyasik. Kaya naman, ang sabi nung alipin, natakot daw siya. No, natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. So, binalik niya ang nangyari. Wala naman siya tinubo. Tinago niya lang, no? Sa pang 26, sumagot ang kanyang Panginoon. Ano kaya ang sabi niya? Sabi, masama at tamad na lingkod. Pinagalitan siya, no? Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ang hindi ko inihasik. Anong ginawa sa kanya? Bakit hindi mo lamang inilagay sa bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papaano sana itumubo pa siya? So nagalit sa kanya yung kanyang Panginoon. Ang sabi sa kanya, inutusan ng Panginoon yung mga kawal, kunin niyo ang kanyang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. So nakita niyo ba na yung meron pa, binigyan pa lalo, no? Sabi dito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Sorry for the font na color red. At magkakaroon ng sagana. So sabi dito, sapagkat mayroon, ang mayroon ay magbibigyan pa at ang wala na, pati ang kauti-unti ang nasa kanya ay kukunin pa. So, itapon nyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong iyan. Do'y magnanangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, yan ang ating mabuting balita na ating Panginoon. Uri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay. Okay, so, unting review lang tayo, no? So, para akong professor pala dito na nag-grief. Okay. Okay, so, yung servant one, ilan yung binigay sa kanya, sa servant one? Lima. 5,000 ginto, no? So, 5,000 coins. Okay? So, sa servant two, ilan? Sa mga, ano, sino nakikinig dito? 2,000. Ayan. So, 2,000 gintong coins. And yung last, ilan? 1,000. Ilan yung last? So, yung pang-last sa servant, meron siyang 1,000 coins, no? Meron siyang 1,000 coins. So, dito, isa-summary ko lang, no? Para mas maunawaan yung ating gospel, no? Okay, so, 5,000, anong nangyari? Anong nangyari? Nag-times 2 na doble, 100% kinita niya, naging ilan na? Naging 10,000. Pangalawa, yung tumanggap ng 2,000, naging 4,000. Ano kaya yung nangyari dito? Tingin nyo. May nangyari kaya? Nag-multiply ba siya o hindi? Ano nangyari? Same lang, no? 1,000 na tanggap, binalik 1,000. Bakit kaya? So narinig yun naman, di ba? Binaon niya daw kasi natatakot siya, di ba? Natatakot siya na baka kapag nawala niya yun, syempre, ang gagawin sa kanya, hagupitin siya or palalayasin siya. So sobrang takot niya, ibinaon niya na lang kasi daw yung boss niya, yung Panginoon niya, ultimo daw hindi niya kahit hindi sa kanya, kinukuha niya pa rin, pinipitas niya pa din, no? So parang sobrang laking takot yung nangyari sa kanya, kaya walang nangyaring grow, no? Okay? So, servant one, ano sabi sa servant one? Magaling at tapat na lingkod, no? So talagang humanga kasi nag-multiply yung pinagkatiwala sa kanya, no? Okay, sa servant 2, kaganon din, no? Talagang pinuri rin siya, no? Magaling at tapat na lingkod. Ganon din ang ginawa ng at ng kanyang Panginoon. At yung pang servant 3, ang sabi sa kanya ay, isa kang hangal. De, masama at tamad na lingkod. So, okay, so ito na, mag-umpisa na tayo. Clear ba yung gospel natin? Sobrang klaro ba? Well, may hindi ba kayo nauunawaan o sobrang nauunawaan nyo yung gospel? Klarong-klaro ba? Okay, so ganito kasi yan. Ito, so sabi kanina, di ba, ang karunungan is talento. So it's a gift from God. Okay, so sa mga nanay, hindi lang basta siya karunungan, pag sinabing karunungan or talento or gift is marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw. Ang gift na binigay sa inyo, mga nanay, is yung pinagkatiwala niya na kung saan papalakihin niyo yung mga anak niyo, yung mga pag-aaral nila na someday magiging success silang lahat. So, yun ay matuturing din na talent, no? Na kung saan ipinagkatiwala sa mga nanay, yung kanilang mga anak, para sa pagpapalaki sa maayos na pamamaraan, no? So, sa atin mga lingkod dito, sa mga kapwa ko lingkod, okay? So, magkikwento na lang ako, no? Actually, ngayon ko lang na-prepare tong aking talk. But, so, mas maganda siguro para mas lumalim tayo, no? So, way back, 11 or 12 years ba tayo, Brother Mark?
almost 12 years na ba kami, brother? So, way back 12 years ago, no? So, ah? 2010, ayan, 2010. So, nauna lang yata si ako kay Brother Mac ng ilang araw lang, no? So, pagpunta namin dito sa HGMCC, na-join kami, naging member kami ng HGMCC, and namangha ko kasi parang bakit ang daming mga kabataan dito na nag-gather, tapos sumasayaw sila, kumakanta, ganyan. So, parang na-intriga ako kasi parang gustong-gusto ko rin maka-join kasi nga may mga instruments. So, gustong-gusto kong tumugtog. So, right after ko maka-join, through Brother Dennis and kala Sister Karen, ang nangyari is, bigla ko binigyan ng task, no? Ang ginawa ko is, pinatugtog nila ako ng gitara. So, nanibago ako. Siyempre, mga tinutugtog ko before is panglabas. So, ibang-iba pala yung pagtugtog dito sa simbahan ni mga worship yan. So, hindi pa naman ako agad-agad nakatugtog ng mass, no? Agad-agad akong naka-attend ng anniversary. Tama ba? Anniversary una kong na-attendan. So, na-shock ako. Bakit? Pwede na agad tumugtog parang gano'n. So, parang ang dating sa akin, na-overwhelm ako. Parang, wow, Lord, ayos ah. Nakatugtog agad ako. Tapos, ayun na nga, so tumagal pa, ang nangyari, naging member din ako ng choir, hindi naman ako magaling kumanta, pero naging member ako ng choir as bass sa, kumakanta ako ba? Baho. Ayan. So, baho. Bass ako no, sa choir. So, ang inabutan ko kasi sila, Kuya RS, actually birthday niya kahapon ni Kuya RS, yung namatay nating kapatid na police, no? So, siya yung dating leader ng music ministry. And sinundan siya ni Brother Jonathan. Ay, may kwento ako mamaya. Ayan, may kwento ako mamaya. Sige, ngayon na nga, no. Si Brother Jonathan nag-chat sa akin biglaan kanina habang gumagawa ko ng PowerPoint, no. Nangangamusta siya, Brother, kamusta ka na? Miss ko na yung HGMCC, gumagana si Brother Jonathan. Parang out of nowhere, ba't bigla nag-chat to? Tapos yung pinag-uusapan natin ngayon is all about talent, no. Kilala niyo ba mga nanay si Brother Jonathan Manalo? Yung pinaka-talented natin na, music ministry, music leader. So, grabe, no? Bigla siyang nag-chat sa akin at bigla ko napaisip na bakit ito nag-chat sa akin. So, sinyalis na ba yon na nababalik? O ako yung mawawala? Ne, joke lang, no? Never ako mawawala, mga brother and sisters, no? Ayan, so, si Brother Jonathan, siya yung sumunod kay Kuya RS, yung pulis na nawala, no? Yung namatay. So, si Brother Jonathan, yung naging instrumentalist dati sa mass. So, siyempre, nagkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang buhay din pagdating ng panahon. So, nag-exit siya. Ako, napuno ako ng takot. Kasi paano ako tutugtog? Di nga ako marunong tumugtog sa mas dati. So, puro mali yung pagtugtog ko dati na parang dumating na sa point na parang na-disappoint na ako sarili ko. Ano ba, magaling ba talaga? O, ba't hindi ko makuha ko yung mga pagtugtog? Kasi, ibang klase, ibang level talaga kapag sa mas ka tumugtog. Sobrang pressure. Kahit gano'ng kakagaling sa mga panlabas na tugtog, kapag tumugtog ka ng mga kanta talaga sa misa, nakakakaba. Unting mali mo lang, sira yung buong sistema. So, ganun ako na dati, mas nahubog. So, sa napuno ako ng takot, napuno ako ng pangamba na baka hindi ako mag-grow. So, tuloy-tuloy na talaga nagkakamali ako. Ngayon, sa pagkakamali pala na yun, yun din yung nag-push sa akin na tawag nito, nag-push sa akin na i-develop ko pa yung talent ko. So, ang ginawa ko, mga kapatid, is nag-ensayo talaga ako. Araw-araw, alam nila, Brother Dennis yan, na araw-araw ako nag-aaral ng gitara para mas gumaling pa. So, the point is, ang pinagkatiwala kasi sa akin ni Lord is yung pagtugtog. So, take note ha. Pinagkatiwala sa akin ni Lord is yung pagtugtog ng gitara. So, nagkaroon man ako ng pangamba, nagkaroon man ako ng takot, pero hindi yun naging burden sa akin, no? May point na naging parang talagang almost gi-give up na rin, pero naging malakas ako, sabi nga, di ba, na kailangan mong pagsumikapan. So, hindi tayo instant na magaling na agad. Pag hiniling mo kay Lord, andyan na kagad yung blessing. So, pinagsumikapan kong mas gumaling pa. At, syempre, yung bagay na ginagawa ko is hindi naman para sumikat at makilala ng ibang tao, no? Ginawa ko yon upang paglikuran yung Diyos, no? Ating Panginoon, na talagang na-inlove na rin ako little by little. As habang tumatagal, talagang nakikita ko yung meaning bakit pa ako tumutugtog. So sa mga gusto rin matutong mag-gitara, no? Sa mga gustong mag-serve, hindi lang sa pag-gitara, lahat, kahit ushering, no? So
i-ano natin siya as pinagkatiwala siya atin sa pinagkatiwala siya sa atin ng ating Panginoon at wala tayong ibang gagawin kundi ano siya, maging proud siya sa atin, di ba? Tama ba? Okay pa ba kayo? Okay. So, ito. Mayroon lang akong 3 points. May 3 points ako na gusto kong pagnilayan ninyo. Yung una is yung... Wait lang ah. Baka magkamali kasi ako. May 3 points ako actually, no? I-next ko nga. First point is katiwala. Okay. So, sa gospel natin, di ba, may tatlo na pinagkatiwalaan. May tatlong pinagkatiwalaan, di ba? So... isa doon is pumalpak. So, hindi siya naging mabuting lingkod, no? So, sa atin, katiwala. So, lahat naman tayo, di ba, meron tayo kanya-kanyang pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, no? Tulad ni Sister Edeline, pinagkatiwala sa kanya yung gift na pagsasayaw. So, kay Sister Ira, pinagkatiwalaan siya ng Diyos na maging prayerful palalo, na pag-awit sa music, ganyan. Marami tayo kanya-kanyang talent, no, na binigay ng Diyos. So, ayan, yan yung first point na may gusto kong pagnilayan ninyo, no, na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Okay? So, clear ba? So, first point is pinagkatiwalaan tayo. So, katiwala, no? Katiwala tayo ng Diyos. Lahat tayo na nandito ngayon ay katiwala. So, clear yun, ha? And the second point is, ano kaya? The second point is sisinglin. So, nakita naman natin sa gospel, no? Ang nangyari, yung mga pinagkatiwalaan, siningil na, no, kasi nag-report sila. So, mga kapwa servant, wag nating, hindi lang pala sa servant, ay, hindi lang, lahat pala tayo servant, hindi lang pala sa mga bata, maging sa ating mga elderly na, no? So, wag nating hayaan na balang araw, kapag dumating na ang Diyos, wala rin tayong mukhang iaharap sa Kanya. So, habang bata pa tayo, habang marami pa tayong oras, mas better na ilaan natin to or i-boost natin sa pagsaserve kay God. Kasi, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. So, alam niyo ba yung kwentong Noah's Ark? So, walang kamalay-malay iba, bakit gumagawa to ng arko, no? Di pala nila alam, yun na yung pag-uusig, no? Na ihihiwalay na yung mga masasama sa mabubuti. So, bilang isang lingkod, magpaka-totoo lang tayo sa ating pagsaserve, may mga pagkakataon man na talagang pinanghihinaan tayo or nadadapa tayo minsan, pero huwag tayong makahon lang sa ganun. Umahon pa rin tayo at patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Okay ba yun? Okay. So, the third one is, meron na tayo yung una is katiwala. No? Sa lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. At balang araw, darating siya nang wala tayong kamalay-malay at sisingilin niya tayo sa lahat kung ano, kung paano tayo nag-perform as servant, kung paano tayo naging tao, no? So kung ikaw, meron ka pa ding kasalukuyan ngayong ginagawa na tingin mo hindi ka aya-aya sa Panginoon, para sa akin, kailangan mo na siyang kalimutan kasi hindi natin alam kung kailan siya darating. Okay. So, pangatlong point, gantimpala. O yan. Pag naging tapat pala tayo, no? May gantimpalang kapalit. So, alam naman natin yan na ang Diyos ay tapat. Tapat siya sa kanyang mga salita at hinding-hindi yun mababasag. Tama ba, Nanay Sel? So, siya yung talagang patunay, no, na talagang sa kabila ng kanyang edad ngayon, is naglilingkod pa rin siya kasi patuloy yung blessing sa buhay nila. Buhay ni Nanay, no? Okay. So, ayan. So, pagdating ng panahon, kapag tayo naging mabuti at nagsumiti sa Kanya, may mukha tayong iyaharap. At kapag may mukha tayong iyaharap sa Kanya, ang kasunod ay gantimpala. Ayan. Okay, ang nag-strike kasi sa akin na ano na part is ito. Ano to, Nay? Kabisado mo ba? Ano yung Matthew 25:29? Ito talaga yung nag-strike sa akin. Ayan, no? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kaunti-unting nasa kanya ay kukunin pa. Amen ba? Amen, di ba? So, tayo, kahit na may mga business tayo, tulad nila Brother Dance, tignan nyo naman kung paano sila binibless ni Lord, no? No, sa kabila ng meron silang mga kayamanan na, hindi sila nasisilaw sa pera. Bagkus yung pera ang nasisilaw sa kanila. Yung pera ginagamit nila sa kabutihan upang makapag-bless pa ng maraming tao. So, ganun mag-treat ang Panginoon, no? So, kung meron ka at
mabuti kang tao, mas pagyayamanin pa ni Lord lahat ng source ng kayamanan mo dito sa lupa. At kung ikaw na walang-wala ka na nga, ikaw pa yung nag-iinom, ikaw pa yung magumagawa ng karumal-dumal sa kalsada, sa labas. So walang-wala ka na nga, physically, dahil ikaw payat ka nga, di ba? Dahil nag-drugs ka. Mentally, dahil di mo na alam yung ginagawa mo, mawawalan ka palalo pagdating sa paghuhukom, di ba? Pag humarap ka sa Kanya, sasabihin sa'yo ni Lord, pag ikaw ay makasalanan, kawal ko ninyo to at ipunta sa mainit na apoy. Tama ba? Ayan. So, I think, ilang oras na ba ako nagsasalita dito? Hindi ko mamalaya. Mahaba na ba? Hindi pa naman. Okay, so, 3 points. Summary lang, no? Gusto ko mabaon nyo to at na may mapagnilayan nyo pag uwi nyo rin sa bahay. So, for the Matthew 25:14-30, I have 3 points. The first one is katiwala. So lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Marami tayong bagay na masasabing ipinagkatiwala ng Diyos. Yung mga talento natin, yung buhay natin dito, yung pagsaserve natin. Huwag nating kalimutan na maglingkod sa Kanya sapagkat darating yung time na magkakaroon tayo ng singil. No? Sisingilin niya tayo kung ano yung naging performance natin dito sa lupa. Yun din yung magiging sukli sa lahat ng mga ginagawa natin. Yun yung second point. No? Sisingilin. And the last is, ano yung last na point? After tayong pagkatiwalaan at singilin, yung last is gantimpala kapag naging faithful tayong lahat. So yun lamang po mga kapatid. So I hope na na-bless kayo sa gabi ito. Thank you very much. And last slide is ito. Thank you very much po. Naintindihan niyo po ba yung talk ni Brother Wilson? Sino dito yung ano? Yung sinasabi nilang wala naman akong talent eh. Sino dito? Madalas kasi nating naririnig yun, di ba? Pag may pinapagawa sa atin, ay, hindi ako marunong sa ganyan. Wala naman akong talent sa ganyan. Eh. Sino dito? Oh, magtaas. Pero alam nyo ba, mga kapatid, yung habang nagsasalita siya, may isa akong na-realize. Sino ang mag-aakala na yung dating nakaupo dyan sa gilid, siya yung magsasalita ngayon sa harap? Di ba? Amen? Kasi alam mo, pag nasa Panginoon ka kasi, hindi mo naman nakakalain na meron kang talent sa ganito eh. Meron kang talent sa pagsasalita nang hindi mo namamalayan. Pero pag nasa Panginoon ka, doon na de-develop yung kakayahan na meron ka. Amen po ba? Sabi nga, gamitin mo ang meron ka kahit maliit, kahit hindi pa pinagyayabong. Kasi pag nandito ka na kay Lord, hindi mo mamamalayan yung meron kang maliit, yayabong at yayabong yan. Kagaya na lang po ng 5 nanay natin na nagpaumpisa ng ating community. Sino bang meron ba sa kanilang marunong maggitara nung pinaumpisahan nila yung community? Kailangan ba 'yon nung kailangan para ipakalat mo yung kingdom ni Lord? Kailangan ba marunong kaagad kumanta, marunong kaagad maggitara? Hindi. Ang anong meron sila, hindi lang sila natakot. Nagtiwala sila sa kakayahan na meron sila. Amen. Amen. Kaya sa ito, ang point lang sa atin ngayon, ang talento, kagaya ng sabi ni Brother Wilson, hindi lang siya sa pag-awit, hindi lang siya sa pagsasayaw, hindi lang siya sa marunong ka sa ganito, marunong ka sa ganyan. Maaaring meron sa atin dito, hindi nyo pa nade-discover yung kakayahan na meron ka. Ako nga, akala ko dati marunong lang akong kumanta eh. Sino mag-aakala na minsan nakakapag-share ako ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko? Diba? Ganon din tayo lahat na nandirito. Kumbaga, pumasok ka rito, minsan akala mo wala kang silbi. Kagaya nga, alam mo, yung worship kanina, grabe. Hindi ko alam kung ako lang yung pinaiyak ng worship kanina. Sino dito yung umiyak na ako sa worship kanina? So grabe, yung akala mong wala kang silbi sa labas, pero yung pag nandito ka kay Lord, ikaw pala meron kang silbi sa Kanya. Amen? Pumasok ka naman dito nang walang-wala, pero nagkaroon ka ng silbi paglabas mo ng simbahan, paglabas mo ng chapel, di ba? Kasi nandito tayo sa Panginoon na maaaring hindi pa nade-develop yung kakayahan mo ngayon, pero kung gugustuhin mo, kagaya ni Kuya Wilson na nagsumikap mag-aral ng gitara, kaya mo rin. Amen? Kinaya ng nanay natin na patayuin tong community na to, kaya mo rin. Amen? Kung hindi mo, kung feeling mo, hindi mo kayang magsalita, ako, nagsasabi ako sa inyo, kaya nyo rin.
Sinong mag-aakala marami rito ang nag-umpisa na hindi marunong magsalita pero nakikita niyong humaharap sa harapan? Sila Brother Sky, sila Sister Ira, sila Sister Edeline. Ganun kabuti yung Diyos sa ating buhay. Ano yung second mission natin? Brother, yan. Institute Ministries to develop gifts and deepen the relationship to Christ. Ang ginawa lang ng nanay natin, pinatayo, tinayo itong community. At dito yumabong ang community na hanggang ngayon, ilang taon na tayo, kaka-celebrate lang natin ng 30 years. Ganon yung mission natin. Itong pagtatayo natin sa ating mga sarili, ito naman yung gagamitin natin para sa mga ibang tao, kagaya ng ginawa sa atin ng mga nanay natin. Dati wala tayo rito, pero nandito ka ngayon. Ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang tanong sa atin ngayon, kailan ka matatakot? Hanggang kailan ka matatakot? Hanggang kailan ka magtatago kung alam mong may kakayahan ka? Kung gusto mong yumabong, kung gusto mong magsalita, kung may desire kang magsalita, kung may desire kang mag-encourage ng tao, gawin mo. Amen? Huwag kang magtatago dyan sa gilid-gilid lang. Kasi lahat tayo nandirito, lahat tayo ng tinawag na Panginoon, may kakayahan tayo. Amen? Naniniwala ba kayong kaya natin ang mga hindi natin kaya? Amen. So, sa gabing ito, tayo-tayong lahat, ito yung time na i-offer natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Siguro, yung iba sa atin dito, hindi pa nadidiscover yung talent na meron sila. Pero huwag kang matakot pag ikaw yung bibigyan ng task. Huwag kang matakot pag sa'yo ipapagawa ito. Kasi mamaya, kagaya ng sabi ni ate doon sa worship kanina na nanapastrak sa akin, paano kung hindi na ako magising? Diba? Kailan mo siya gagawin kung paano kung hindi ka na magising bukas? Kailan ka pa magtatago? Kailan ka matatakot? Hanggang kailan yan? Pero sa gabing ito, naisin natin na yung Diyos yung kumilos sa ating buhay. Na yung lakas na meron tayo, gamitin pa natin para makapagpakalat ng mabuting balita. Yung lakas na meron tayo, kung alam mong may kakayahan ka sa pagsasalita, gawin mo, huwag kang matakot. Kung meron kang kakayahan para mag-encourage, gawin mo. Ngayon, magpasakop tayo sa ating Panginoon. Ito yung oras. Nahayaan mo na gamitin ka ng Diyos sa kung ano man yung nakaplano sa buhay mo. Aming Diyos, nandirito kami. Handang magpasakop sa iyo. Hulmahin mo kami kung ano yung gusto mo para sa amin. Sa mga kabataan nandirito, Lord, palagay mo pa yung kung ano meron kami. Sa mga nanay namin nandirito, nawa yung lakas na meron kami at magamit pa namin at yung pag-encourage, yung pag-iingilaw nila ay patuloy namin maramdaman. Aming Diyos, nandirito kami. Handang magpahubo sa iyo, handang magpasakot sa iyo. Panginoon, ikaw at ikaw lang ang nagbibigay sa
natin si Dan tsaka si Wilson. Okay, kanina po, I shared a message to Asin at Ilaw, Brother Roland Jeronimo. So, it's my third time there sa Asin at Ilaw. They consider me as one of the formator ng Asin at Ilaw. And I realized that Roland Jeronimo is one of the, napakahigpit pala na tao no ni Roland Jeronimo. Yung long hair po, yung long hair. Ngayon, wala akong ibang ibinahagi. Speaking of the talent, naalala ko si Wilson. Sabi ko, brother, kung ikaw ang mabibigyan ng pagkakataon at maghuhubog ka ng clay, ano sa palagay mo yung huhubugin mong clay? Ngayon, sabi niya, kinikwento niya ako, sabi niya, Kuya Gitara, ang ibig sabihin kasi, kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay ko, kung ano yung gusto niya na tugtugin ko sa buhay ko, yun yung susundin ko. Now, I post this picture, and I ask the youth, almost 80 youth na nandoon, and I ask them, do you know this guy? I ask them, may dalawang bata na tumaas ang kamay. Sir, parang kilala namin yan. And I've heard that yung dalawang bata na yun from TUP. Sabi ko, yan yung dating standby sa amin. Simpleng tao, simpleng manamit, simpleng mag-isip. My dear friends, they are amazed that moment because ang Diyos pala of who you are, gagamitin ka hindi lang sa pag-igitara. At nung nagsasalita si Wilson kanina, sabi niya, hindi na tapos sa pag-igitara. Hindi na tapos doon. Hindi na tapos doon. When I post this, sabi nila, sir, yan yung mabait na professor. Magaling magturo yan. Sabi, nagtutok si Wilson kanina. Gusto, naiiyak ako kasi mababaluha ako pagdating sa community. Sabi ng mga batang to, sir, we are really blessed today because may nangyayari pala talaga sa buhay ng mga taong naglilingkod sa kanya. Hindi siya natapos sa pag-gitara. He inspired more students sa PUP. Sa TUP. At yung mga tumaas ng kamay, hindi basta-basta estudyante, magagaling din. My dear friends, proof, na pag pinagkatiwalaan ka ng 5,000, basic yung another 5,000, basic yun. It multiply more. Maybe, it will become 5 million. Mag-start ka ng 5,000, pwede mauwi ito sa 5 million. Amen? Nakakatawa kay Brother Roland. Brother, gusto mong sumama sa akin sa Bicol sa tatlong linggo naman tayo doon. Sabi ko, brother, konti yung speaker ngayon. Alam mo, mas gusto na yung Diyos. Mas marami pang mahubog na speaker. And with that, for the glory of God, itong mga batang to, hindi sila hihinto sa pagganta. Hindi sila hihinto sa pagtugtog. Hindi sila hihinto sa ushering na mag-aakin ng tao. Gagamitin yung vision natin to reach the least, the lost, and the last. Maraming salamat po.